Doon po sa mga viewers natin at subscriber na gusto nyo po ng ganito, ay bisitahin nyo po agad. At amin pong nakapulong na yung mga seller. Hindi ko po sigurado kung yung part po na yan ay pasok pa doon sa 1.6, pero base po doon sa kwento ng mga may-ari, matatanda, nasa tapat po sila ng bato na yan. Yan. Ibig sabihin po, kung nasa tapat, ito ho ay sakop. At doon sa ating mga viewers, pwede po kayong mag-subscribe sa aming channel para mas ma-update po kayo doon sa mga susunod namin mga video. Ay, delikado ba rin? Ay, ayan po, kita na. Ayan po ang mga... Yung barangay po na magsaysay, andong bahay ni Kapitan. Pero dito po, nakikita ko na mas maganda po yung 1.6 hectares. Kasi ito po yung tapat niya. May front po yan sa Agos. Yung lot plan po na nandito sa ating video, ilalagay ko po. At yun naman pong isa ay 10,000. Much better nga po na dito sa dinaanan namin. Yun na lang pong development doon sa road ang kailangan natin. 70 meters, sabi nga po ni tatay. Yun lang po ang distansya na kailangan. Maganda nga po pala ito. Overlooking po siya. Tignan nyo po, ang daming bunga ng langka. Yung langka po. Ang daming bunga. Ang available po dito na mga sumusukat, 10,911 yung pong dinaanan namin. Tsaka po itong nilalakaran namin, ito yung 1.6 hectares. Tapos yung pong dito po sa baba na puro kapantayanan na niyugan, yun naman po ay 9,949. Ito po ay National Highway, na kung tawagin po ay Marilaki Highway. Diyan po ipapunta ng Marikina, Sampaloc, Tanay, papunta po ito ng Manila. Ito naman po ay papunta ng Impanta, Quezon, sa bayan. Ang labas po nito yung Three Lions. Meron po kami yung titingnan dito na 10,911 square meter. Dito po ang daan. Dalawa po ang pwedeng maging daan nito. Ito po ay may right of way po dito, kasi yung pong may-ari ng 10,911 sa kanila rin po ito. Doon po sa kabila, doon sa mga nauna nating mga na-i-vlog sa may Agus River. Makipot dito, mas maganda dun sa kabila, no? Dun po kasi sa baba kaya pong ipasok yung sasakyan kapag po inayos. Pero sa bagay, malapit lang naman po ito. Ilang ano pa lang kaming lumalakad. Dito na po ang umpisa agad. Bay, patag nga po ano. Dito na ho ang umpisa. May ilang metro. Buddy. 100 meters. 70 po. 70 meters lang po ang layo dito sa highway. Ang niyugan po. Ito pong makapal na to, hindi pa. Dito. Pero dito po. Dito po nag-umpisa na. Yan po, mangga na yan. Ho, ang lalaki naman. Ayan po ang niyugo. Ay, kapatagan nga din. Pwede dito yung bakahan na yun. Ano? Ang borders po nito, yung creek. May tubig po itong sarili. May mga tubig din. May patas hanggang doon na. Dito pong kaliwat kanan, ay ito na ho yun. Yan. Ito. Bali po, tinutumbok natin itong
Gitna. Oo nga, kapatagan, ano? Boundary po ito ng? Ito, ng Saniras. Ay, ibig sabihin po yung kabila na yan, iba na yan. Ito yung 16, ito yung 16 po. Ah, ito na po yung 1.6. Oo. Kay Nanay Pilar. Ito yung amin pa ito. Pilipi. Oo, ito, itong kabila, ito. Pilipi Miras. Oo. Yan po ang boundary. Ito, ito. Ito may buong ito, ah. Yan sa Agos. Yan ang overlooking sa Agos. Ah, ito pong 16, 1.6. Tapos ito naman po yung ito, yung pagayang po. 11,000 ito sabihin mo. Yung kulo na 11,000. Pero sa titulo 10,911. Yan ito ho yung left side. Tapos po ito pong 10,900. Magpinsan po kasi yan. Ay, magkapatid pala no, Felipe at Jo Gracia. Ito naman ho yung ang sukat po nito ay 16,000. Ibig sabihin po 1.6 hectares. Yan pong niyugo na yan. Kaya lang po ito yung sagad sa Agus River. Ito pong 1.6 na to. At yan po ay overlooking talaga. Ito naman hong isa ay 10,911. Panay ang lalaki po ng Nara. At yan may mga niyugan. Ilog na po. Pag ito po'y nalinisan, kita na po yung Agus River. O dito pa po. Aldi, sasagad pa po tayo dito. Punta namin. Kailangan po makita yung Agus River. Maliit yung wide ng ating camera. Ayaw na naman pong gumana ng ating pang-video. Ito ho naman mga OCT title. Maganda ho. Ito pong 1.6 hectares. Yan ho ay nandito pa yung mismong mga seller. Pati ho ito yung 10,000. Magkapatid po yun. Yung na-vlog po namin na nakaraan, hindi ko lang po matandaan yung vlog number na nandun po sa front ng Agus River, may mga niyugan. Yung po ay may nakakuha na po. 1.8. At ang available naman po doon 9,949 square meter. May front din po ng Agus River. Ito ba din natin? Duty kita na. Ah, ito na yung ano. Agus River na. Oo nga. Kung sa saglit pa lang tayo naglalakad, eh, andito na tayo sa dulo. Ayun, may mga narinig kami, mga tao na naliligo. Gagawan lang po ng kalsada yun, nasa 70 meters. Magmula National Highway. Ay di may papasok po yung sasakyan. Maganda ho nito pag nalinisan itong mga to. Yan na po yung Agus River. Sa baba na yan. Kung may drone lang sana. Ay, overlooking nga. Maganda. Yan po yung Agus River eh. Oh. Maganda nga po pala ito. Overlooking po siya. Tignan nyo po. Ang daming bunga ng langka. Ay, balang. Ay, sa akin. Ay, sa akin. Yung langka po. Ang daming bunga. Ito na po yung kay Nanay Pilar. Ang available po dito na mga sumusukat 10,911 yung po yung dinaanan namin. Tsaka po itong nilalakaran namin, ito yung 1.6 hectares. Tapos yung pong dito po sa baba na puro kapantayanan na niyugan, yun naman po ay 9,949. At lahat po yun ay available. Ngayon po ay pwede po tayo mag site viewing. Ito po yung Agus River na. Ito po yung
sinasabi na nasa tapat nung nasa gitnang bato. Ito yung 1.6. Oh, kulay blue ang... Ay, maganda nga yung ano niya. Kaya lang dito, tining na ang tubig. Hindi katulad doon na umaagos. Malamang nandito yung mga isda. Sa part na to. Yan ho ay Agus River, oh. Babalik tayo dito pataas. Saka tayo babalik. Saan tayo? Dito, kaliwa tayo. Ito, yan po, oh. Maganda. Tapos yan pong kabuuan na yan nandiyan. Yung 1.6, ito ho yun. At tatanawin lang po namin to. Ayun, yan na po yung barangay ng Pisa. Ito yung sinasabi, oh. Yan, oo, yung maingay. Ayun, mayroon na pong mga cottage. Ay, dito pa ba? Dito pa ba? Nakikita mo yung bato. Ayun, ayun po yung may mga cottage. Doon sa kabila. Ayun, oo, kitang-kita po doon. Tapos, ito ngayon yung, oh, yung nasa gitnang bato, yung sinasabi ni tatay. Oh, ganda. Yan pong bundok na yan. Pero nakadaan po kami dyan sa magmula na sa highway. Madamo lang po ito. Wala, ibumagsak dyan. Yan po ay Agus River. Ang maganda po nito, wala pong Agus ito. Yan po ang Agus, oh. Andito yung current na malakas yung tubig. Yan. Tapos po naman, aba, buddy. Huwag ka nang tumuloy dyan at imalalim na yan. Aba, ay siya ka. Ayun. Nakita ho. Yan ho ah, ang Agus. Yung kabila po niya ang Pisa. General Nakar po. May kalsada po yan, papaganon. Yung pong mga cottage na nagpaparenta, dyan, yan po yung Agus River. Doon. At yun nga po ay 1.5 ang per square meter doon. Dito po, yung asking po dito 400. Dito po sa mga sa tatlong property na to na natitira. 10,911 square meter, 1.6 hectares, tsaka po yung 9,949. Pero ang maganda po nito, yan po ang maganda o yung tining po yung tubig, wala siyang umbaga pag umagos, andito yung pwersa ng tubig kasi yung umagos, pero ito po pala para siyang isang naging kawa dito lumawak. Ang maganda ho niyan, pag nalinisan po itong mga damo na to at dito maglalagay ng mga cottage, overlooking po kayo. So, safe na safe kahit tumaas po yung Agus na yan. Malabong malabo po sigurong umabot dito. Kasi mataas pong bahagi ito, eh. Ito ka po matika sa kahon. Ito, sa kahon. Ay, delikado ba rin? Hindi, matigas yan. Ayan, yan po. Kita na. Ayan po ang mga... Yung barangay ng Magsaysay. Yung barangay po ng Magsaysay. Andong bahay ni Kapitan. At, yung binenta po ay nandun. Yung may nakabili po 1,800, andun po yung 1 hectare. Nasa tapat din po nito, puro niyoga naman po yun. Pero dito po, nakikita ko na mas maganda po yung 1.6 hectares. Kasi ito po yung tapat niya. May front po yan sa Agus. Yung lot land po na nandito sa ating video, ilalagay ko po. At yun naman pong isa ay 10,000. Much better nga po na dito sa dinaanan namin. Yun na lang pong development doon sa road ang kailangan natin. 70 meters, sabi nga po ni tatay. Yun lang po ang distansya na kailangan. May naliligo po, oh, may mga bata. Tapos may bato. Oh. Ganda. Babain kaya natin yan? O oh, hindi na. Gusto ko po sana itong babain. Oo, babain natin.
para maipakita natin. Iba na yung kompleto. Ganun din naman eh. Titingnan din uli natin. Ang dami pong panggatanan niyo. Yan lang oh. Oh naman. Oh, eh, asarap sigurong manisid dyan. Ano? Ang dami mga isda dyan. Kasi tining eh. Ito yung pwede kong lagyan ng hagdan ito ah. Para pababa dyan. Sige nga buddy. Bagtasin mo nga. Malambot na yan. Ayos. Abay, ano to ah? Yang ha? Hatid na naanod. Dito pumunta na. Hanggang saan kaya ang boundary ng 1.6? No. Kailangan po natin ng relocation. Dahil ito naman titulo. Pero, body type nga. Ay, may mga isa po ayo. Dito, pwede dito, 14 cottage din, katulad nun. So, malawak siya, oh. Picturean ko nga. Ngayon po, dun sa mga gusto po ng ganito, dahil ito po yung, ano, yung titulado lupa, may mga niyog, mataas, kahit lumaki yung agos. Safe tayo. Tapos marami po ang gusto na nasa front itong magandang river na to. Dito sa amin sa Laguna at Quezon, wala na ho akong ibang nakitang mas malaki, malinis at magandang paliguan kung hindi itong Agus River pagdating po sa yung river talaga. Kasi ito ho ay kitang-kita nyo na clear na clear ang tubig. Lalo na po sa part na doon kasi yung umaagos. Ito po pala. Yan, nagkaroon siya ng parang isang kawa. Kaya, kung may floating cottage po kayo na nandito, tapos dito po gagawa kayo ng kalsada, doon magmula National Highway, tapos yung mga cottage nyo po naka-overlooking dyan. Kung gusto maligo nung mga bisita nyo, lalagay lang po dito ng riprap kasi dito po libre ang bato. Yung pong buhangin bato, libre po ang pang riprap dito. Nandyan din lang po sa Agos. Ang diretso po ng river na yan, dyan na po sa dagat ng Impanta. Ang swerte po nung nakakuha ng part na yan. Wala po nagmamayari niya kasi nasa part na siya ng Agos eh. So, nauna lang sila. Nilagyan nila ng ubo. Yun. Kasi po ito may isment. Pero dun po sa mga viewers natin at subscriber na gusto nyo po ng ganito, ay bisitahin nyo po agad. At amin pong nakapulong na yung mga seller. At yung isa po sa kanilang maliit lang na parsela doon sa unahan ay nakuha na nga po. Kaya po lahat ng mga property nila na binibenta, binigay po sa amin para ialok sa atin. So malaking benepisyo na ipinagkatiwala nila sa atin yung kanilang mga property para ialok dito sa ating channel. Hindi ko po sigurado kung yung part po na yan ay pasok pa doon sa 1.6, pero base po doon sa kwento ng mga may-ari ng matatanda, nasa tapat po sila ng bato na yan. Yan. Ibig sabihin po, kung nasa tapat, ito ho ay sakop. At kasama po namin yung isa sa may-ari dito si Kuya. Tinuro niya po naman yung madadaanan din yung 10,000. Sa magkapatid po yung may-ari niyan.
kung kasama po yan sa 1.6, napakaganda ho kasi pag nalinisan yan, kitang kita yung view ng bundok, ilog, tas may ganito. Ang maganda ho niyan, puro niugan, yung ibabaw. May produkto na. Siguro po, ganyan lang muna. At doon sa ating mga viewers, pwede po kayong mag-subscribe sa aming channel para mas ma-update po kayo doon sa mga susunod namin mga video. Diba ho, ang ganda. Meron kayong napakalinis na paliguan na kapag may cottage kayo dyan, na floating cottage, mag-i-enjoy po yung mga bisita. At ito lang po, ganyan siya kataas. Pero ang maganda niyan, magagawa po natin ang paraan para lagyan to ng riprap na bato para mapatibay yan. At dito ho ay may mga batong panambak pang riprap. Yun lang po. Salamat po.